So we know a lot of us is nakabian din nato ang pinakakusog kayo ng bagyo ng Mangilinan tugpa sa Cebu, di ba? Muna siya ang na-record nga pinakusog ng bagyo ng tugpa sa Cebu. So a lot of us, nagubag yun itong discomfort. Sama itong ikanta ganina nga, ikabisang ngit-ngit palibot, simbahon niya po ika. Literal, ngit-ngit ito palibot, kaya matay kumintin. Sama ito karun, nga mga abot, nga mga I hope, pinood na nato. Nagsimbaga po ta sa tumbuhin ng Diyos. Amen? So, we know, kalagana na ito, nagubag yun itong mga kalinaw. Na-disturb itong kalinaw tungod sa discomfort na ito nagyan. Di ba? Mauman na siya ang watay lights, watay tubig after sa bagyo. Sa'n ako, sa'n asa pumag tumunitag tubig. So, mana even kaning gasoline, panantaw na panic, even internet connection, lubahan ay pataas of charge. So, even our Christmas karon is ngit-ngit yun, karong tuliga. Even our New Year, na yung panisika na, but most of all, atuag yung comfort zone. Amen? So mo ni siya lang sa kabugutan when our comfort zone matandog gani wa gitay kalinaw disturbed ka sama karuligan alimuot. So mo ni nga gani nga story ato makatunan din ni Hesus Kristo na in spite sa bagyo siya na ay kalinaw, siya wa ma wala ma disturb. So mo ni nga atay kontrasad yun sa pag-respond sa yung mga disciples. So as you read this gospel, makita na to na gi-reveal niya na si Kristo kinsa siya, di ba? Siya ang anak sa Dios, siya ang manunubos, siya ang Ginoo nga sa wala pa ang tanan, Ginoo na siya. John 1 verse 1 to 2. So mo na nga atong natuki. So ang title na ko karong hapuna is Finding Peace in the Midst of Storm. Balik ko na po, Finding Peace in the Midst of Storm. So, mo na siya ang title, which is, makaplagan mo ang kalinaw bisan na ka sa taliwala sa bagyo. So, even last typhoon, usa sa mga butang, anis in hadlok ko. Una, alas cities gabi, hadlok ko sa akong mga butang, sa akong mga balay, sa mga gupa. But, pag abot last maybe, iba mo sa padlokan, nawa din akong peace. Akong mga anak, what if ma-sweet may tanan? Kung mabuwag means, mabuwag po sa akong anak. So anytime may tabu na, amen? Manang grasya kay tanan na naatakaroon. Amen? Sumuo na sa anytime, any calamities, kung kadungog news, ang mga even, ang mga pamilya na wala na makiin. So muna, ang katong time is, even nag-worship ni sa kasawa, ma-disturb ka kay naman ang hangin mo dunggan, pusog na dugay tanan. Di na mo dunggan ang pakapaka sa gawas, kundi hangin na lang. So, maana siya nga, makita na to, ang peace ngayon ma-disturb. So, maana nga, when I, sa namalandong ko, anything can be happen. So, the reason nga nung ako'y kalinaw ato, because my heart and my mind is not set right with God. Wala na kang Kristo. We focus on the things of this world than Christ. Una, after sa bagyo, makita na mo, patungan, nanay, peace, kuwa, yapon, napanip, tanan. Even ikaw, gato, di ba? Tungod sa mga pangitabo. So, maliwag ta, mamarog ta, anita sa akong basahon sa Mark 4, 35 to 41. Sa akong basahon sa 35, on that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, he took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obey him? So Father, we thank you, we bless you, Lord. Thank you so much for your goodness. Thank you for your love, Ginoo. Muna ikaw din ang paglaong, Lord, huwag yung laing, Ginoo. Salamat kay tanan, Lord, na kami ang iapakaroon.
nga Lord, nga nagsimba o naminaw sa imong pulong, Ginoo God. Lord, dapat kayo naman pasalamatan, Lord, kayo mong pulong, may makakatay mong pagdasig, Ginoo Lord. Muna importante kay your word is a living word, O God, and your word is Christ, who saved us, who died for our sins. Thank you so much, Father. O Ginoo, tabangin ni Lord, nga imo may pasabtun, o amo makatunan, o labos na makabatun ni may pagtuo sa kanina story, Ginoo God. Dalay ko ta Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen. Malito ta pa rin. So, finding peace in the middle of the storm. So this we know nga si Kristo, makita na to sa gospel, he declared his deity. It means he is God at the same time human being, tao siya. But in the gospel makita mo miracles upon miracles na ipakita ni Kristo, ibuhat, di ba? He turning water into wine. So sa paman, he frequently casting out demons, mga demonyo yung ipakuan. So sa paman, multiplication of bread. So creating food a 1,000 people. Kung sa paman lago, na nagbutang siya sinsiyo sa isda, kung gikuha ni Pedro, probayan sa tax. Diba? Catching, miracle of catching of fish. So, nag-ayos at nagkalailain ng sakit or disease. Ang mga paralyzed, nangaayo. Ang kimay na kamot, naayo. Ang buta, nakita. Ang bako, nakalakaw. Ang amang, nakastorya. Ang bungo, nakadungo. Ang gisangla, naayo. Uglabos na nan, iyang gipang banhaw ang tao. With kanilang, kung makita naman ang list lang, muna yung represent ng si Jesus Christ, yung divinity and divine, He is God. Amen? Nga Ginoo gayud siya. So muna, karunga muna, tan-aw tani sa kanilang story. With all these miracles, muna sa usakabutan ng miralagnosan ng atong tanaw sa. So in Mark 4:35-41, ang ministry ni Jesus Christ, mga one year and a half tani. Na nagsugod na siya. So, with all this, kanina po is, nag-encounter siya o bagyo, uban sa yang disciples. Kung familiar, may ni-ani nga story. From God, from the Capernaum, nilubang sila sa other side. So, muna siya from, dini sa Ulapulapo, padong Ulanggo. Or Ulanggo, padong Ulapulapo. So, but kami sa Sea of Galilee, ako ni-explain niya. So, makita na mo, na si Jesus Christ sa chapter 4, diba mo sa Exodus chapter 4? Teaching about parables. Amen? Parable of the soil, parable of the mustard seed, parable of the lamb. So it's a whole day teaching na exhausted kasi Jesus Christ pag-teach. But kanina time, may buhay mo sa flow sa story, nga no, isunod mo niya story. So in all these things na teaching, diba, na i-explain secretly sa disciples, ang pasabot ni kang wife sa next story is morning times application. Yes, kadungog mo sa parapol. Yes, nituo mo. Kita mo, bulan mo karon. Application time. Nga, pag-iwag na mo bagyo, mutuo pa ba muna ko? Nga, gauban ko nyo as Ginoo. Dali ba kayo mutuo ko ang kinabuhi life goes well? Dali ba kayo worship ang Ginoo ko at ang sinabuhi? Maayo ba? But in times of kalisdayan, in times of kanang pagsulay, mo ilang pabata, napabatay pagtuos Ginoo. Muna ang issue din sa mga disciples. Muna ang question din, where is your faith? Have you still no faith? In spite sa nakitaan ng milagro, in spite sa napaplagan o naka-encounter sa mga milagro ni Demon Cristo. So, I hope this story is makakita mo kanang kalinaw in the midst of chaos ka mong panahon na. Ranaron, watay korinti, watay tubig, tungkol sa bagyo. I know, most of all, most kadaghanan na to, natin mga discomfort, watay kalinaw. But I hope in Christ, makita kang kalinaw. And most of all, di lang kalinaw. Sama sa iba sa ganina, makabatun kang kinabuhin tayo, tinagin kang Jesus Christo. Kaya mauni ang pinag-tanti kes na tayo. So, muna nga, yung bagyo ta last week, kamon nagapunta sa bagyo. Amen? Kaagigya po ta itong tabuhin na dyan po sa bagyo. Kaya nga naman, huwag pa mabalik ito ang comfort zone. I hope binata ka na gulong na as a believers, we need to face this consequence. We need to face this. Ato nito bangon na
na longing na sacrifices ng malaumon niya ng Kristo. And we need to understand, we're living in the fallen world. Makasalang kalibutan, expected na gimita buingani. Amen? So, kanilang, di ba sa kong last ngawali na tao si Jesus Christ na sa pasungan, walay ngit-ngit kesa niya, walay dubit. Kanigi pa sinakita sa time ni Kristo. Even though wasi salak, iyang ginagawin, disod pagbuyo. So, huwag man siya kaging nga to. Kaya nga naman, huwag pa may cellphone sa unang, di pa man instant ka lang. No wonder, nga kung huwag man mataw si Jesus Christ sa panahon na to, nga instant atanan. Amen? Money, go back that to the basic. Diba? So, money siya nga, padung na ka makagawa sa bagyo o gadung na ka maigo sa bagyo. So, kung igamit ang figure of speech ni kaya a lot of us, ang story ni sa trials and hardship sa itong kinabuhi na atong masuwayan. So, muna, kamong hapuna, atong ilaulahon ang Lord of Storm. Kung giunsa niya nga pag naay kalinaw o calm ra si Jesus Cristo in spite sa bagyo. Amen? So, muna siya ang angay na itong makatunan. So, muna, there are four things nga itong makita niya din. So, where does Jesus going? This is the story. So, tanahan itong setting. Ang setting ay gikan from Capernaum. Nag-teach siya about parable. So, kang Mark is about parable. Diba mo sa kang Mateo, ang previous na story about the cost of following Jesus. And so, din nga, storm. Ang kang Luke is about who is his mother, brother, and sister. So, in all these things, makita mo, diyan mo mailan nga tinudanay ka nga disciple, tinudanay ka nga anak, o kanigsuon ka ni Kristo, tinudanay ka nga makaling mabungahon ka sa imong pagkakristohanon kung kaila ka ni Kristo. Mauni siya ang point sa story. But even though, makiba mo, isang sunod na story, chapter 5. In Matthew, the same sila ang sunod na story, the demon-possessed man. Kaya nga naman, ang demon-possessed, kaila kayo ni Kristo. Pero ang disciples, huwag makaila. In Matthew, Mark, Luke, and John, Matthew, Mark, Luke, pariya sila ang sunod, the demon-possessed man, yung higihin ni Kristo. Mauni siya, asa ni padung si Kristo? Padung siya dito, kaya nasa yung mission sa usa ka tao. At the same time, iyan igamit ang sirkumstansya para matestingan ang pagtuo sa iyang disciples. Sa 1 year and a half, nakakita, dungong na sila kakita ng Kristo, mutuo ba yun sila na si Kristo mo ang Diyos? So, mo na atong katunod karon. So, mo na nga from Capernaum, mula bang siya sa Atbang, sa Eastern Shore for the ministry there. Kato ang demon possessed, di ba? Kung kaibaw mo na story. So, it's a long day of Jesus preaching. Remember, nagtugdo siya sa parable sa Mark 4. So it means, amazing, the greatest preacher in the whole world, sila first hand nakadumog sa wali ni Kristo. First hand nakadumog sila sa wali sa Son of God about the teaching of the parable of the soy, the lambs, and the mustard seed, which is that illustrate kung saan ang ginamihan sa Ginoo. Na ang ginamihan sa Ginoo is dapat mamunga ka by faith. Kaya kung wakay faith, dito ka mamunga. So, diyan na mo mailan nga, nakakabilong ka sa ginamihan sa Ginoo, na ma-change ka, na boss na nga, hindi na kayo ma-change ka, makita din si Kristo sa itong kinabuhi. Mahimo kang kahayag, in spite sa kahit-ngit, di ba? The parable of the lamp. So, kung kahayag ka, di mo taguan. Kung kristohanon ka, di ka mahadlok na kristohanon ka. Kung born again ka, di ka mahadlok mo saysay na born again ka. Kaya because ikaw ang kahayag ang muhatag ang paglaom sa mga tao na nasa kalitnit. So, mauni ang parable of the lamb. Ang parable of the mustard seed is dagan ang mabinipisyuhan sa imong pagkakristohanon. Kaya nga naman, because you are with the blessing to na nga pinagini mo, makaila sila ni Kristo by sharing the gospel, by inviting them in the church, by reading them the Bible. Amen? So, mauni siya nga, kung saan mamunta nga to be kingdom of God. And to be kingdom of God, dapat makaila juga ni Kristo. Imong pagtuo good kay. To be part of the kingdom, naabi na ang mga persecution, trials, and sufferings. Wala mo promise ang Ginoon. As James 1:2 said, saman, count it for joy when trials come. Kapag tayo, when trials, when suffer. So, mayroon siya, win. So, sa ito pa, maabot yun na sa isip ko sa ano. So, muna nga, ang ito may buwan. So, verse 5, on that day, when evening come,
which it means had come. So only Mark, not chronological, yun, yung ibutangan on that day. So this the same day na nagwalis Kristo whole day, na healing, and on that day, kanang gabi, ang gabi sa mga Hudiyo, there are two evening. Sundown to gabi, or gabi yun, nantot sa kangitngit. Kung din nga evening, is kangitngit na yun. Na kangitngit sama sa kangitngit na way suga. Only nga kangitngit na nagian ni Kristo. So, muli on that day, so, the busy day of Jesus Christ, makita mo, He is fully man. Sa busy day, when evening had come, we had 2 days si Kristo, we sulti sa disciples, ngayon sa man, let us go across to the other side. It's a command. It's a command na get us, di ba? It's a appeal siya. So, nabay milagro sa lain sa Matthew, Mark, Luke, and John, which is katos Jesus Christ ni walk sa water. Katuwa mo po yung Jesus Christ. Amen? Kung kabasa mo ng story po kani, let us go across to other side. Only Matthew, Mark, Luke, wala si John ni. So, it means, kinsa man hindi na, ang 12 disciples or more than ang 10. We need to understand, in verse 26, there are other boats na nai-disciples said. So, ato ni tanong, so, kung sa may plano ni Jesus Christ din eh? Nakibaw ba siya nga naibagyo mabot sa diyang ulabang siya? Yes, kibaw si Kristo. Kaya nga naman, He is the Creator. Diba? John 1:3, in Him, all things were created. Amen? So, muna nga, kibaw din siya. So, nga naman di-allow niya. So, muna niya, it's a testing time siya mga disciples. Yes, kagumog muna ko, niwali ko. Yes, kibaw mo, I am the Son of Man. But karon, testing time na ni. Tinunan na ibagod mo nga ni salig na ko o ni ailan na ko. Diba? So, morning nga kwan. So, we know, di na ka na nga mo yung kwan nga testingan, but si Jesus Christ na i-plan sa Picas City, which is katong demon possessed. It's a Gentile country. So, morning nga, verse 36, and leaving the crowd. So, gibiyaan niya ang crowd. So, which is the massive, the multitude, nga iyang giwalihan holdi apil ang pag-ayo. So, remember, awang sunod, leaving the crowd, they took him with them in the boat. Awang words, they took him with him in the boat. It means giagak si Kristo, exhausted na kay Kristo. Gentish, He is man. He is fully man. Amen? Muna, he took him with them in the boat. So, giagak siya pasakay just as he was. So, and other boats were with him. So, makita ni mo na padali nila ni Jesus Christ is, si Jesus Christ is exhausted siyang pagwali full day. No wonder, nga nung makita mo sa gospel, di ba si Jesus Christ, nandas is mama, magakulakaw, padong sa laing nasod, ay laing town, city or town, nga nung niagi man siya sa dagat, agon makapahuway. Kaya kung di siya magigagat, ang mga tao, sigig sunod niya, sigig sunod, sigig pangita. Amen? So sa dagat siya makapahuway. Niagi siya sa dagat para makapahuway siya. So, morning nga, iagidala, iagina niya ang disciples, probably the 12 disciples. Kaya nga naman, kung saan din ikadakaan yung boat, guys. In 1986, actually, na-discover ang boat sa panahon ni Jesus sa archaeologists. Mali siya nga, nakita nila sa ilawang sa dagat, pero kanang di kayo siya nga kumplito, ikuha pa mo ang mga kahoy nga magamit pa, nga na pa nung nasa una. So, it's a 26.5 feet long, 7.5 feet wide, and 4.5 feet deep. So, with an elevated stern. Ako na-explain sa stern, kaya hindi man natong si stern. So, makasakay ko ng 15 kataw. So, probably, the disciples na kuyo niya ang 12 apostles. And the other disciples is katong mga crowd na mo-follow ni Jesus Christ. Ako na-explain. So, muna, and the other boats with him. Remember, there are two boats. And the only one boat na si Jesus. Amen? And the two boat, and the other boats wa si Jesus. But they are disciples. So we should note the word disciples. The word disciples is makites. Gigamit siya 430, gigamit siya sa 434. Which means follower, learner, or student. So kanitanan, we have follower, learner, student. But we do not know kinsa ang genuine din ng follower. Kinsa genuine student. Amen? So, mali siya nga,
na ang uban is na may interest ni Jesus Christ because he is a miracle worker. Diba? Kay himo sa milagro. So, even though na uban nga genuine believers, but kadaghanan yun they fall away in John 6. Nung basta nyo itong nung I am the bread of life. People are, yung called disciples, misimang, misalik twice lang. Wala, make sure that you are genuine believer. Kaya kung naipagsulay, musimang ng salta. Undang ng salta. So, in the story, makita there are two boats. So, makita mo, asa man tinudanay ng disciples ani. So, nabiya si Jesus Christ. Muna, kahit ako nabasan, nga quote nga, it's better to go through a storm nga naa si Kristo sa imuang barko. Kaysa, wagi kag bagyo nga wa si Kristo. Amen? Kaya naman, sa kalibutan, kung ipo yan, expected nga ni bagyo, kaya makasala ang kalibutan. So, wa mo promise si Jesus Christ nga as a believer, wa kay magian niya kalisdanan. Amen? Ang diba mo kasi ni-promise na, ang mga prosperity gospel. Bawala siya. So, do you know that God allows storm in our life to grow our faith? Mauni siya, God allows storm in our life to grow our faith. Mauni siya, in verse 37, 35, there is a sudden storm. Peace during the storm. Naagat may kalinaw in spite na ibagyo. Makita ito din si Kristo. So, verse 7, and a great windstorm arose. So in Matthew, there arose a great storm on the sea. In Luke, a windstorm came down on the lake. Kapag kita mo, sea, lake, dagat, lawa, confused na. So din si Galilee. So din, lawa, Galilee. So, mali siya. The Sea of Galilee, I'll explain nyo. The Sea of Galilee, sa 200 meters below sea level. So kanaya, mamada, kaniubos mo na sea level. Ang Galilee, mas ilawang pa 200 meters. Muna ang Sea of Galilee. Muna siya, makita niyo mo sa gap na kidlay mga bukit. Kung ilaw na ng Sea of Galilee. So below sea level sila 200 meters. So mga sa pungaw, mabungaw. Ano? Kung tanahan niyo mo. So muna siya, hindi ko andiya. Surrounded by hills. So, true anak, kay bilaw man siya, yung bukit ang sikakilin niya, kadaghanan kuno na siya ang init o ang hangin, ubog na ang hangin mag-abot. Munang sudden storm ma-form diha kanunay. Permi na ay bagyo magian. So, muna siya nga, kana nga Sea of Galilee, nga nung gitawag mo siya, Sea of Galilee nga lake man siya. Diba? Mo siya deep lake. Sa tanaw niyo sa map, huwag mo na TV. One. So, nga naman gitawag sa sea because yung characteristic naman sa may saman man sa mabagdaga. Na nga naman, kusog man kayo ang baw. Dagbuk man siya baw tungkol sa sudden storm. Amen? So, muna siya ang na-discover. So, muna nga, but ang Sea of Galilee, diba mo sea siya, fresh water siya, di siya salt water. So, dagang tilapia din yun. So, muna ang akuan niya. So, ang Sea of Galilee, noon kay siya nga, kanang premi na ay bagyo. O kalit. Tapantay mo sa second story ng Jesus Christ, nilakos, dagat di ba bagyo niya punto? O, muna siya nga, every time niya kwan. So, there's a thunderstorm. Girls word nga, ang bound, 10 feet to 20 feet, gidakon ang bound. Gikan sa ubos, padong dinim, o na 10 feet, may nagkong bound. Ang 20 feet, second, third floor na siya. Tingana ang bound sa Sea of Galilee. Nga, kung magkuhan ko no. So, it means, ila siya, nga permit ko no, kanon ang mga bangko. Kumuhagi niya. Mga boat niya. So, remember, it was 15 people na masun. So, muna nga, kadaganan sa mga tao, ginay sila gitaw, aquaphobia. Adlong dagat, adlong tubig. Tungon sa kanan ng premi na ay bagyo. Ay storm. So, muna siya ginawa ni Martin, a great windstorm arose. And the waves were breaking into the boat. This is it. And the waves were breaking the boat. So, makita niyo unsay condition sa mga disciples. Tungod sa bow, ang kuyawan sila ka mag-uak na ang ilang disakyan. O ang tubig na puno na sa ilang barko. Unaw-naon niyo nga, kung ikaw na adiha, nato mo galang doon, nato ko, patukusog hindi ito bow. Yes, muday na pag-ayo ang pambrot. Tungod sa bow. So, mauli siya nga, ikaw di ka may mutang. Muna, the word great is megas, which is huge. Big jugestanel. So, it's a windstorm, it's a hurricane. So, muna, hurricane, para itong udit, hurricane ito. That's not ordinary typhoon. Kaya nalapas, like, 200 to 300. So, muna siya,
mo na nga makita nimo. Yeah, ang kwani ni nga tense set and perfect tense. It means anytime na agiyoy, every time nga ang barko mo ulabaw dito sa Sea Galilee, masudlan din sa tubig kay dako kay siya bawon kanunan. Mo na siya nga kwan. So, kang Matthew swamp, ang ilang barko na himo ng swamp. Kang Luke is they were in great dangers. And remember, these disciples, most of them are fishermen. Kinsas Jesus Christ, carpenter. And yet, these disciples, mas nahadlok pa kaysa carpenter na tugra. Amen? Makita mo ang contrast? They are skillful kind of fishermen. Maybe na, ang Mark, kibaw, kinsa niya account ni Mark, si John Mark, ang Peter niya account. Ang gisuwat ni Mark, ang Peter niya account, so gininarate si Peter, ipaginumduman ni Mark, iyan ang ipangsuwat. So maybe, kang Peter niya side, iyan ang isuwat. So, mauli siya, Peter, James, John, and Andrew, they are fishermen. They know kanina sila, they know the characters of the Sea of Galilee. But makita niyo, they are in great danger. So, remember, God is in control. Diba? In spite nga sila, fishermen, in spite nga nasa danger, pero ang Ginoo, gawal nila. Amen? So, He allowed storm, He sent storm, to remember, ang Ginoo, mag-uban na kailangan. So, wala nga, gigamit sa Ginoo, ang bagyo in their trials, in our life, para sa iya kay Maya. Para mahimaya siya. Muna, in Romans 8:28, di ba, all things work together for good. Di ba? To those who love Him. Kisa man, His disciples. And are called according to His purpose. So, muna siya nga, He is in control. So, and the waves were breaking over the boat, which means, mabungkag na yun. Dingon si Martin. So, Peter, minsulti yan eh. Pingo Peter, ang barko mabungkag na yun tungod sa bawd. Kung napuno na tubig siya. Remember, wa sila nga gababawan na slam-slam yun sila badabanda sa barko. So, ang barko is napuno gayud sa tubig. And, grabe na ang water. It means, dibukat na ang barko tungod sa tubig. Remember, imagine na nimo, they are fishermen. Oh, what na sila may mutan? They are disturbed sa bagyong tubig. So, morning nga, we know, Jesus know that the storm is coming. Pati ni pasabot nga sila, mga disobedient disciples, managitagaan sila like storm. Sometimes, ringot nga, ay nangutoy sa lak, mga sila na yung bagyo na napot sa pinatuloy. Kadaganan, nga na, yun. Tungod mo sa sala, mo nang tatay kalisdanan. But most of the time, even in our obedience, na ay na ako. Pero ka na, i-allow na sa inyong para mong grow at faith. Amen? Okay, the only faith na masaligan ng faith kung nakaagi ka mga trials. Dali na kayo resulting na kay pagtuo, kung yung pagtuo, walay testing. Amen? So, muna siya na, we need to understand, the only thing na giagig bagyo sa Ginoo nga nagisubi, di ba mo kinsa nasa Bible? Si Jonah. Di ba? Isugo siya sa Ginoo, gidagan o gibagyo sa Ginoo. Remember si Jonah, pag umas, di ba, gibagyo sa Jonah, unsa man, di ba, natugro niya po si Jonah. Kung asa po kawas kapitan, di siya tumata. So, mo ni siya makita din eh. So, after, so, sabihan gibagyo disciples, asa mas Jesus Christ? Grabe yung struggle sa disciples. Gabi lang kuhaan siguro nga pag nga tanang skills na as fishermen, ilan naghimo, ruwa sila yung nahimo. But verse 38, asa mas Jesus Christ, but He was in the stern. He was in the stern. O sa sulti, asleep on the caution. Tawa lang din, Ginoo ba? Di ba? Sorry. So, the word but sa contrast sa mga disciples na nag-struggle, that they are fishermen. Then si Jesus Christ himself, asleep in the stern. Kung saan may stern? Diba? In the stern. Ang luyo sa barko, nasa'y kanang bakanti sa ilaw. Nga, kanang area nga, katulgan, kung saan na, kung saan magbasama na, in the stern, wag good picture, natupi picture, nakita yun. Dito natuog si Kristo. Pero elevated siya gamay sa barko. Dito natuog si Kristo. Yan yun siya din eh. Sleep on the cushion. Sleep on pillow. Sa New King James Version. So, nag-unlan si Kristo. Nangita siya kung unlan, pa makapawa siya kay kapuwi kasi yan.
So even ang bawad wa naka-disturb niya. Di ba makita ka sa silida nga si Kristo natugin, nabiksa na, natugya po. Wala na siya sa stern. Natug siya na sa ilawang. Natabunan siya. Muna siya, morning word niya in the stern. Sold sa stern. So ako nang desert, kung saan nang stern. So di siya sa ilawang sa luyo sa pinakalis barko, nga na yung area dito, nag-agkos lang mga tuhog. So, morning, sayo nang ipakita. So, in caution. So makita ito is contrast ni na si Jesus Christ who is carpenter, wala gayong ma-worry na tugra unlike sa fisherman na puno sa anxious. Diba? So, in other ways, they are experienced fishermen. They know the Sea of Galilee. So, mana nga, maawin na siya ng incident, remember ha, maawin ng incident na natug si Kristo. Nakabasa mo sa Bible na natug si Kristo? Wala, basing mo nang ikuha ni Gary Balinsa na natutulog pa ang Diyos. So, wala ito, gandino, mga lingala na ito. As in humanity, kapoy kay siya, as a tao, kapoy kay siya, mo nang nakatog siya. So, ato makita ang picture ni Jesus Christ na matog yun siya sa diyan, sa normal way. Mo na, natog kapoy siya. Kaya kaning Jesus Christ fully man, gutumon siya, masuko siya, buhilak siya, o labos siya, labos na namatay siya. Amen? Peacefully man. Muna kung unsa man kaigang, unsa man ka-discomfort yung nagyan, si Kristo mas grabe nagyan. Pero wak sa isa lang. Amen? I know, I understand a lot of us na sometimes, maybe, basa ko nga basulong ko, ano, alimong kistanan? Eh, papay-pay ko, pay-pay me, pay-pay me, na pay-pay me, daddy, na gano'n, hindi ka katug. So, muna pa, si Kristo is not too cute. He is man. So, remember, in his humanity, kapoy siya, natuog siya, but at the same time, he's in total control. Amen? So, iyang pagkaginoo ba, matuog? Natuog ba iyang humanity? Amen? So, morning nga, in spite of problems, it just guys, peaceful kayo sa iyang pangway. Nag-usay kalino. So, si Kristo, natuog, sila, ipalimot, nakulbaan na, ang disciples. So, nga si Kristo, nasa trono niya, ibito na ito, ang mga disciple nasa pong ibanjing-banjing pagayon. So, even though si Kristo was lagi gitantang ang storm, but remember, ni uban si Kristo pinagis. Uban nila, even sa pagyo. Amen? So, kung sa minay tapuan eh? And he woke him and said to him, Teacher! Do you not care that we are perishing? What's the meaning of that? Teacher! What a kibaw siya, tampalong ni Jesus Christ, ubitan, panoy, tutubo ka na, kaya wala na akong magtay din eh. So what a kibaw. Kaya naman, kaya even kang Mark o kang Luke, lahat ay kang Matthew, lahilay siya, Lord, save us, O Lord, kang Luke is master. Kung sa ato itong daan na itong pagtuo, tanang santo sa tulang itawag. Para lang matabangan ta. Pumani siya na, maybe, they rebuke Christ. Ang sa commentator na ako nabasanin, kanito nung pagpukaw sa mga disciples, ilang gibadlong. Lakto pagkasunti ba nga sa tunahuna, pagkatawalon pa ng masala, kaning mga matay na tala, tugtugla ka niya, tabangi itawan mi. So makita niyo, they are fishermen, nahugda na sila sa ilang pamaagi. Nahugda na sila sa ilang tanang idea. Kung sao nila nga masulbad nilang problema na makalabang sila sa pikas na lugar. But because nahugda na sila, mo na siya, when you are in suffering and hardship, mawagtangan ka bisita mo. Kung makalimitanin mo, na natin dito. So, kung sa mila, ang pagpukaw ng Jesus Christ is a rebuke. Kaya natugaw siya sa bagyo. So, kang Matthew, is save us, Lord. Kang Mark, teacher, rabbi. So, kang Luke is master. So, kang Mark, they are crying out, teacher. Si Matthew, gigamit niyang Lord, which is Kairos, and Luke is master. So kung tanana to, remember there are 12 disciples. Maybe lay-lay is like the record, di ba? Si Matthew, Mark, and Luke. Kang Mark, si Peter, yan the record. Kang Luke, watakibaw kasi yung interview, ani? Kanina event. But we know, in ana, sa ta, kung nanatas galista na, kung kahapit ang matay, sa kinsa na itong tawagun, sa watakila. Because maratul ta, mapanik ta. Amen? So morning, but they are all nihilak yun, kung nanghangyog gayon, kung ipukaw nila, teacher. Morning, ingon nga,
Do you not care that we are perishing? Sometimes, wala tayong mga kalisdanan. Hinga na at pumunong na ako. Gabi mo ito, huwag siya kayo bati ang hinuho na ako sa kalisdanan. Diba? Huwag natubo mo sila yung hinuho. Sometimes, as a believer, dali na kayo ito yatak ang tawag ka sa hinuho na indifferent kayo hinuho. Amen? Now, sometimes ngayon, goodness at the question. Remember, Christ died na already on the cross. Kanina tayo huwag pa kumatay si Kristo. Muna, do not doubt the goodness of God. Amen? Kung na yung mga magpangita po sa kinabuhi, makalimta na ito kung unsa yung kamaayo ang Ginoon. I-allow na si Ginoon nga natin kalis na yung sabahan para damunta makamatang at kung kinabuhi does not belong here. At kung kinabuhi is in heaven. Muna, stop investing your life din is kalimutan. At anytime, pila bang anggap, pandemic ta 2020, 2021, bagyo na tanihin ang year. Panan atong i-look forward na mabalik tas normal, wakaya punta na umay. Watakibaw sa umabot, but make sure si Kristo nasa mo ang barko. Na even though natuog siya, naaragin na napaminaw na siya. Ang atuwalan yun is, upabog lang yun ta, umusalig niya ang iya. Amen? So, mauni siya nga, kinagana na ito, dali kita mong worry. With the water sa itong barko musing, panong na musing. O mawag na mamalumos na ta sa kabalata, o ginatakatunin. Amen? Mauni siya nga, ang ngayon itong duman, ang Ginoo, wala. Ngayon nga, ipasagkaan ka, libatin akong Ginoo. Sama sa mga disciples, makita mo kang Mark, do you not care? Or, lakto pagkasulti is, ilang ginoon, indifferent kay ang Ginoo. Ngayon lang ito ba sulit, bahala at masilutan mo, bahala mga lupos o basta ako, matuog na ako, walang nauna ni Kristo. So, wala siya, if you believers, if you're not now in difficult circumstances, kung mawag niya mong gifeel, nagtalikdan ka sa Ginoo, actually wala. Remember, Romans 8:32, kung iyan ang gihatag niyang buktong anak, kung sa pa may dinimahatag niya, ayak kanina. Amen? Look at the cross. Look at the cross. Kaya kung di pa tayo ni mo, you are invincible. Hindi ka matay. Pero kung tayong ganyan mo, sa asa baka tago, patay nyo ka. Amen? Sumo na siya yun. But make sure na langit ka. And the only thing may tabo na kung iyong dawat kung si Jesus Christ, Lord and Savior, sa mga ginawa. So, mo na siya, as Matthew Henry said, as Matthew Henry observed, the disciples had no legitimate reason to question Jesus' care for them on their situation. They had witnessed the divine power of Jesus and had followed him along enough to know of his genuine love for them. But in their terror, their faith and steadfastness were replaced by fear and doubt. So makita niyo, because nahadlos lang, nagduda na sila sa Ginoo, natabangan na sila. Muna nga, the greatest storm sa disciples, dili ang storm sa Sea of Galilee. Diba mo sa greatest storm sa kalag sa mga disciples is ang ilang unbelief. Muna yung greatest storm sa mga kalag. So, muna nga, muna nga, higala, ayaw ka confused. Kung ang Ginoo hilo, ayaw pa muna nga, wag ka tabangis din. Even though na ibang Diyos yung kinabuhin, kung sa pamilya man, kalisdanan man, kawadun man, inundumi ang Ginoo, wak man na kang tanga, pero puktag na si Ginoo, magpadayon ka, na kusumiso man na, mga kapatid. Amen? Amen. So, mauna nga, inundumi nga ang Ginoo, even though yung mabalak ka, naagin na. That is why, 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Peter ha, naka-experience ang Him. He is the apostle. Kung pila ka times sa gipiso, pila times sa gipersecute, pero tingin siya, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Amen? May bati ang Ginoo na ito. Ang ato namin, ato namin ihatag ang mga worries at mga kabalakas niyo, kung musalig niya sa Ginoo. Muna nga, just remember, that in your ship, nanayo si Kristo. And the only thing may tabo na, if you continue to study His Word, to meditate His Word, and to have faith in Him. Kaya kung hindi mo siya unahan yun, muna, in everything ngayon siya pangitabo sa itong ginaboy, di wa di tayo pagsalig, di kita makabaton o kanang pagtuo. O mawari kita. Muna nga, only in Christ
nga ang ato sea of stress and anxiety is mawa din na because sa kong pagtuma ko sa Tuhan. Amen? So, remember, si Kristo is sa dihang na sa crisis ta, i-allow na ang storms kong pinabuhay, dili to destroy us. Patunsa man, to develop our faith. Amen? Para matubo at ang pagtuma. So, muna nga, ato yung duman, na si Kristo mao ang master sa creation. So do you know only the creator can command the creation? Money ang verse 39. Master of the storm. Peace come from the master of the storm. So ang kalinaw nagagikan sa ng master sa bagyo. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. So pagadungog niya na napanik niya mga disipulo, umihilak na diya kaniya, o hindi no, gipo ka na, o bilang gilipyok, o matabi ha! Mani kanino si Ginoo, wag yun mo tubag sa ilang, kung sa ilang tamas-tamas sa Ginoo, wag baka mubati na mo, wag mo yun, ay pag ginoon, wag mubati ninyo, kung mukita na dito na mo, di ba gipay na to? Kung nili, makita mo si Jesus Christ, hindi siya argumentative na magandaw. Be slowly and gentle. So I hope ilan sa tatang mag-respond sa mga circumstances. Pero kung ako sa'yo matupo ka, so wala, wala balong mo ka. So mga siya nga, din ito na-rebuke sa, na even Christ, even di po ko siya, makita mo, wa siya mo go respond directly, but din mo siya, peace, be still, or hush. Makita mo ang heart sa Panginoon. Amen? He's a loving God. So di siya may mong issue. In Genesis 1, verse 9 to 10, di ba, nahimo siya boundary sa dagat o sa yuta. Paghimo niya sa kalibutan, mo sinisiya. Siya siya makakuman sa bagyo, sa tubig. Amen? So the word, because in Him, all creation is created in Him. Siya siya makarestore sa calmness sa form. In a simple command. Muna, ang the word hush or peace or hush sa Nasbinga translation, it's a Greek word which means na iyan dimanduan ang demon possessed. Be quiet! Come out of him! Mo na nga word hush. It means quiet stillness. Mo na siya. Or silent. Mo na hush or peace na din eh. So, kung makarebuke si Jesus Christ spiritual powers, mga demon possessed, makarebuke sa siya natural power because He is the creator. Amen? So, yung domain, He is command the creation. He can only, siya lamang ang makakuman sa creation. So, muna nga, ato makita din eh, nga iya lamang gisultihan ang natural power, ang kwan, ang dagat, ang bagyo. Wa siya naghimog mga milagro pa, o naghimog mga kailangan. Iyan di man doon. Di ba? All things ang nagkuputan ng through His word. Di ba? Mauni yung kukta na tanang pinagi sa punong. So, kung iyan yung i-create instantly, makamando siya, makaundang siya instantly sa pag-view o sa power. So, muna ang picture din. Nga makita na to ang forces sa nature, which is what did you kalupig sa forces of creator. Amen? It's a simple. He controls everything. So, muna itong Ginoo. That is why, even ang bagyo ni bow down niya. Niluhod niya ang bagyo. Even ang karimbaw niluhod ni Kristo. So in Psalm 89:9, you rule over the surging sea. When its waves mount up, you still them. Psalm 107, verse 29, He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed, which peace be still. So it means the wind ni undang through His command. So it masod. Diba ang masod? Sama sa managnap nga butangan o cork kanang butangan o mouth guard para muundang o pagod or di makapa. Muscle means to quiet, to stop. It means argumentative. Stop o galis mo ng muscle. Iyan gimanduan din eh. Nga kwan. So, that is why, ang salita po, and the wind died or down or ceased and became perfectly calm. Remember, pag mando ni Jesus Christ, naundang na yun. Hindi kayo, nahingay pa. Di ba itong babagyo, huwag pa, nasa amnimuman, nas jeans na, susi na. Diba? Nas dusi na. Diba? Dugay ganun man. Pero kanin, pag ito ni Jesus Christ, hush, peace.
directly within the right time. Kapatid mo, became perfectly calm. Diba? Or kanang great calm. The word great is megas yapon, which is huge calm. So the word calm is quietness or stillness of the sea. There are two miracles here. Number one, that storm, iyang giundang. Kaya even nun naunda ang storm, sa buhay storm, dan po bimbaw. Diba? And also, ang wave. So, there are two miracles here. So, makita ni mo, is ni cease, yung undang na yun. It stopped moving immediately. Mauna yung anak itong ginoon. Muna, diba, nag-kweta ka ni pandemic? Diba, the only thing na makapaunda ni pandemic is Jesus Christ. Kung may ngayon si Kristo, nga undang mo niya, wag na yun, yun ang tapon. In instant. Kaya nga na siya kagamanan. So, muna kasi Jesus Christ can able to rebuke the creation, muna dapat dita ma-surprise. Because He is God. Amen? Muna nga doon naman, na last three Sunday, na how He loved us, na He is God, He became man. O ni anto siya para alam ka na ito ng luwas sunta. So, for by Him all things created, and in Him all things hold to remember. I hope things hold Him together. So, muna siya ang Colossians 1:16-17. So, remember, He is the Lord of all creation. Muna siya, every time there's a storm in your life, make sure your first option is Jesus. Hindi kayo mudagan ka sa nasigan mo suga, kasilingan kung magpa-charge ka sa cellphone. Make sure. Ani siya. Kidding aside, in this world that we live in, daghan pa umabot na calamities. In their marriage, yung kaminyoon, yung wanak, yung babako, jobless, sickness. I hope our first option is Christ. Amen? Because He's the only one who can see that He has peace sa atong storm. Because in the storms of life, we can see the character of our God. Mungkin ay in the storms of life, we can see the character of God. And verse 14, He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? So after nga gi-rebuke nila, after nga gi-rebuke ni Jesus Christ ang storm ug ang wave, karon i-turn siya sa question. Mo ni kanindot sa tong Ginoo. Nga naman, ipinaagi ba ang rebuke sa question? Mo ni una ang question sa atong ato sa pamalandungan. Nga naman ni mas Jesus Christ, why are you so afraid? Have you still no faith? Or nga naman siya, have you still no love? Have you still no kanang mercy? Have you still no kanang grace? Kanong faith man? Because the issue sa mga disciples' faith, and we have the same issue also. They know Christ, they say Christ, but they do not trust Him. Amen? What is that? So, kanisang nga badlong is to reveal their hearts again. They follow Christ, but they do not trust Christ. Amen? Morning disciples. Mano, what kind of disciples are you? You follow Christ, and the question is, do you trust Christ? Dali ba kita isali sa kanyang mga butangan? Muna, sa diyang mga bang outin, tanang tao, managan, palayo sa siko. Mano siya, as a father, usa sa mga butangan, ni-reveal yun ako. As a father, imuli, i-model sa mga anak, na musungisong kaskalistanan. Kaya ilang life sa mga butang kanyang pinakalisod kaskalistanan. Kaya kung iya itong praktiso na, ako silang pagtagal, comfort, padagalo na to, silang kinabuhi is suit education na. Muna, as a father, sana lang itudos din na ako, ako hindi pakita na mabuhin niya punta with God in spite sa kanina alamitis. Wala pa man na-end ang tinapin. Muna nga, huwag nila ito itudos din kung parents mga start investing your child right now sa gospel in relationship with Christ. Kaya nga naman, hindi ni Madugay na napuilain ka alamitis sa mga po. Amen? Pwede po kisay na sa basi si Kwan, si Tony, kaming sa Microsoft, Bill Gates, kaya na po kuli pandemic after 5 years sa inyo. So, muna siya nga, we need to learn to be still in Christ. To be in Christ. Ako mga nga. So, do not run. Be a model. Na matupang nga. Let them be to face the hardship and teach them how to live in a hardship with Christ. Amen?
So mo na nga, the greatest storm that night, dili ang Sea of Galilee, kundi dili ang soul sa yung disciples. So, the storm sa itong kinabuhi, i-allow sa Ginoo para mag-grow ka sa ito. Muna nga, do you not yet have faith? So, muna, have you still no faith? Or other translate, do you not yet have faith? It means, dugay na mo, kadungog na ko, nakita na mo, milagro na ko, daghan akong di pang-ayaw mga masakiton, pero, wag niya pong may pagtuo na ko. Diba? Masa na kita. Which is, we makakita ta nga, yes, na, yes, kakita ta, gitabangan ta sa Ginoo, but at the same time, wag niya pong tayo pagtuo sa ito. So, money, angwan, fear, makawag tang nga sa pagtuo. Muna siya na, ang pagtuo, makawag tang sa sinando. Muna, the biggest issue, dili nga gi-stop ni Jesus Christ ang storm. What is the biggest issue here? Wa siya nakitag pagtuo siya mga disciples. Amen? Muna yung biggest issue. Wa siya nakitag pagtuo siya mga disciples. Muna yung irony. Si irony. Sa diyan, gibibiyok ni Jesus Christ ang storm o gang wind. Ang wind o gang wind ni obey. Pero ang disciples wa obey. Nga, kung sabi, niwaling siya ako sa Spirit. Diba? Remember, faith must be tested before it can be trusted. Kung di ka mo agi manggod sa kaliskanan, di amailanin mo yung pagtuo nga masaligan mo. Kaya yung manindumali mo, naka-agi lang sa kaliskanan yung kanikasakitan. Pero hindi ka mo sa kaliskanan. Kung musalig ko sa upang pinagliak ng Kristo. Kahit sa musalig sa upang tao na usapay mo sa amin ang kaliputan. Amen? Muna dapat modern dito. Lain-lain pa maaaring makatko na itong spiritual na kamaturan. Muna, ato din i-practice ang kamaturan pinagi sa pagpuno. Nangusalit ka sa pagpuno. So, muna na, quote, the storm couldn't disturb him, but the unbelief of his disciples did. So, muna na, ang bagyo, wala makadisturb ni Jesus Christ. Natugod niya po siya. Kung siya nakadisturb ni Jesus Christ, ang iyang mga disciples may pagtuloy. Diba naman, nag-uban na siya sa barko. And he is the creator. And he is the only one who can stop those things. Pero wag niya po siya yung pagtuloy niya. Kaya kanina. So, in klaro kastanan, ang intended din ni Jesus Christ sa mga disciples is to teach them a critical lesson. Kung saman, namusalit yun siya despite kaunsa pang bagyo na magyan. Masa na ikaw lang po. Naninga bagyo ng tangi is the moment na tamusalig ni Kristo. Hindi na tamusalig sa tabako, sa mga usapay na halito sa bangkataw, usapang mga butangay. Anytime, sweep mo na away sa gina. Amen? Because the Bible says in Hebrews 13:5-6, I will never leave you nor forsake you. Amen? So that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? 1 Peter 5:7, as I said a while ago, cast all your anxiety on Him because He cares for you. And Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. That's the promise of God. And be assured of that. Amen? So, mo na siya, we need to be still in spite of the storm because Christ is in control. And lastly, what is the greatest storm of this story? Diba mo, what's the greatest storm? The unbelief of other disciples. Kadungog mo nga, calm before the storm. Diba? So natay calm before the storm. Christo, calma ka kayo. Kasi peace. So, mauni siya yung calm. This is the storm after the calm. Mauni ang bagyo. Pagkahuman sa calmness. Dili pagsabot, mauni makita ni mo. Pagbibiyog ni Jesus Christ sa bagyo, sa barko, ang mga disciples, was lang nag-chill-chill, diba? Nag-inong kapi. Kung dili, makita mo sa verse 41, and they were filled with great fear.
and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" So morning and storm after the peace. And ano man, na after na nakita nila ang gahong ni Kristo, napanig sila. The same with us, after sa Odin, type of Odin, napanig na. Bilang bininyahay na tustupi, gasolina, sa pwede ang mabutangan. Bisag ba nanak yung bininyahan yung po. Tanan, linya. So napanig na lang. So magkikita mo, pag after from Osini, ang naitatwa ni, was sila nga na at peace yapon. Nagyapon sila yung kasama because nasila yung kahadlo sa nagmando sa storm. Amen? We are frightened in the power of Christ. Muna ilang kahadlok sa bagyo, mas nasurpas sa kahadlok kinsa ang kuyo nila. Muna ang question nila, awa, who then is this that even the wind and the sea obey him? This question, this is the point of the story. Because they hear Christ, they saw Christ, nga naghimog healing, nag-ayo, but they do not trust Christ. What silang nilalang gusto? Sama sa na ito. Yes, we believe. Yes, matuo ko, di pakamatay mo ni Kristo sa cross, gilangsang, hindi yan ang mga sala. But in times na ikalisda niya, we do not trust Christ. Diba? Mungin ito ako, we are frightened. Kaya nga naman, muna ang question. Nga nung nahadlo ba sila? Nga nung nahadlo ba sila nga nakita sila nga gimanduan ni Kristo ang bagyo? So, kaya because, oh ha, great fear. Verse 35, great windstorm, megas. Verse 39, great calm, megas. Verse 41, great fear. After great calm, huge calm, there's a huge fear. The word fear is the word timid. It means they give up sila. Muna nga word timid is they give up sila sa hadlok. So remember, every time you read the Bible or the story of the gospel, talaga lang ito, mag-focus sa miracle. Diba? Mag-focus on Christ because He is the key character of the Bible. Muna, di na ka ma-amaze ang miracle because He is God. If He died for us and paid for our sins, unsa pa may di mahimo niya. Amen? Muna, usban yung pag when you read the Bible, look at who Christ is. He can provide us muna multiplication of bread. He can save us because He died on the cross. Amen? And even, He can still, He can give us peace because He can stop the storm in our life. That is the key of who Christ is because eternal life is knowing Christ. Okay, kung why kita kaya ni Kristo, daghan kita daganan outside of Christ. Morning, the disciples na surpass sila ilang hadlok sa pagyo. They are frightened because the sinful man, kung na ang presence of God, madlog ka. Sama na Isaiah, "Who to me, I am ruined." Isaiah 6:5. Diba? When Simon Peter encountered Jesus sa milagro sa catching of fish, unsa may suti ni Peter sa Luke 5:8, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." In Mark 5:33, ang katong woman na nag-bleed for 12 years, diba? Siya po, "We fell down and trembled and told him, hold through." And John, in Revelation, when he saw Jesus resurrected, Messiah, he fell down as dead. Revelation 1:17. Nanong hadlok siya? Because, mali siya, kung namanduan niya ang nature, which is powerful to you, mali siya, kasi siya lamang ang mapapa-impero mo sa tao. Manang matrembol yung ka. Kaya only Christ kanang put you in hell. Kung di juga mo tuon niya, kung di juga mo dawat niya as Lord and Savior, He will send you to hell, which is eternal suffering. Monang Jesus said in Matthew 10:28, "And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear Him who can destroy both soul and body in hell." In Luke 12:5, listen to this, kay morning time mga ni warn si Jesus Christ, "But I will warn you from you whom to fear. Fear him who after he has killed has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him."
Remember, only Christ can send you, have the authority to send you in a final judgment. Ang gusto ko rin. Una siya, ang typhoon, di na makakilip sa inverno. Ang linog, di na makakilip sa inverno. Ang tagawad ko, o kung burnout, o kinagutom, di na makakilip sa inverno. Di ba mo, kinsa yung makakilip sa inverno? Kung di mo i-neglect Jesus Christ as personal Lord and Savior. Kung di ka mo repent sa inyong mga sala. Una siya, ang greatest storm sa inyong pinamay. Kung i-dili ni mong gawad ko, nagini mo sa ligan si Kristo sa inyong pinamay. Muna ang encourage ko ninyo. Okay, this is eternal punishment. When I encourage you, come to Christ. Come to Christ. I plead before you. Kung wag pa kakawa, kapag yung blessing ni Cristo, come to Christ. Duol yan ni Cristo. Surrender your life. Have faith in Him. Because only Christ can send you to heaven. And only Christ also can send you to heaven if you deny Him as your personal Lord and Savior. Ayaw padahin ang kasintasin. So what is the lesson of the story? Even though kaling incident, ipailangan yung pagbibaya ni Cristo. Iyang ipadayag niyang glory as God-man. But remember, what is yan? He controlled the natural world. At the same time, he reveals sa niya, ngayon sa man, he is compassionate there. Maluloy kong siya ng Diyos. Amen? Muna, Christ cares for you and can help you in your crisis. Ang Ginoo ni Bati ngayon. Kung sa may dagian mo karon, kung sa'yo mong kalisdanan, ni Bati si Kristo niyo. Nagpakamatay na siya ni Mungo sa cross 2,000 years ago. Muna, kung sa'yo mong yatubangan mo karon, ayaw surrender. Do not be despair. Ayaw dagan sa nasa. Just be still. Because Christ cares for you. Amen? He controls everything. So do not lose heart. He controls everything. Number two, sa pamilasyon. Remember, Christ is in complete control of everything. Kung sa may mong hardship karon, marriage, financial, jobless, sickness, anything, God is under control. Just trust Christ. Kung si Kristo, wala matulog. Amen? In Psalm 121:3-4, He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Si Kristo, wala naman po. He hears us every time we call His name. Amen? Wala nga. Number three, we must all go through the storm. Ulabang dito sa pag-tune. Sama pa rin. Lagi mong dito din na ipagsali ni Kristo. Kaya pinaagyan ni Dini Mutubo at ang pag-tune. Amen? So, kung napabilin mga ikataon, remember, nasa Kristo sa barco. Huwag mo kag-deliver, huwag mo nag-ipastil ang storm, but remember, ikaw ipastil ka niya. Pag-aaral ka kagasig yan kung ispala sa kaknaka sa Kristo. So, quote, the greatest danger was not the wind of the or the winds, it was the unbelief in their hearts. Muna, our greatest problems are within us, not around us. So, makita mo, disciples, they look on the waves, that they are danger. They look on themselves, na wala sila yung kalimok, but they forgot to look at Christ, that they are with the Savior, that they are with the Creator. Mosa na nato. We forgot to look at Christ. Nakukontrol sa everything. Muna, ilalahan si Kristo. The reason why we have a lot of fear because atong mind, atong heart, wala kong gusto ng Kristo. Nasa kalimutan. Nagagat sa kong sorry. Muna, every time, remember mga, kung katulalita ko, tiyos na kayo ang sigo. Wala kayo ang sigo. Ko, patay ko ito. Mabot pa ngayon na, I hope, pag-rapture na. Muna, kung ma-appeal ka, kung wala yung si Kristo sa inyong heart, ma-appeal ka yung ano. Secure ka sa inyong son. Our security is in Christ because He controls everything. Amen? So I hope you understand and you find peace in the middle of soul in Christ. Amen? So, part ka, communion. So, remember, kanin communion, hindi makaluwas.
kundi li, usan siya, remembrance naman ni. Ato ni buhatan every first Sunday to remind us that Christ died for our sins, that He is the Lord of the storm. Amen? Amen. Nga ato ni buhaton to be nga to remind nga we are not belong in this world anymore. Nga ato ni duman nga iyang tanggibayra to sala dito sa cross. O kaniyang juice mo niyang dugo yung diulan sa cross. But I invite you, kung wala pa ka nakabatol yung relasyon ni Kristo, surrender your life to Christ para maka-appeal ka ng communion. Accept Christ as Lord and Savior sa iyo. You are in the dire need karon. Sama sa na disciples, we are in dire needs. They wake up Christ. Teacher, are you not God care for us that we are perishing? Christ care for you. So, repent and have faith in Christ so that makapigil ka sa anong not over you. Kung ikaw, matutuo naman ka, I encourage you. Let it be Christ, be at your boat always. That is why we are in Christ. Remember, we are in Christ. Manang be grateful for what we have. Hindi kayo magbabagulong tayo sa iwa nato. With all these things, we need to learn our faith para mag-grow ta strongly. Amen? Because there's a lot of storm pa nga itong masugatan in this everyday time. So Father, we thank you. We bless you, Father. Salamat nino sa itaay ng gugma, amahan. Lord, among iampo, Lord, na ikaw ang nag-control sa inyong mga butanga. Salamat nino sa inyong pagka-Diyos. Tagayin yung pagtuo, Lord. Mag-usalig yung mga mong puso tayo, Lord, na makailagipin kinsa si Kristo. Muna, Lord, pasailu amin, kung namin worries, namin anxieties, Lord, namin kabalak ka. Help us, Lord, to direct our faith in Christ. O bini, Lord, na mutubo mi sa mong nagian kami. Dalay ko ka, Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. As we sing, please, get lang mo pa na elements para start tayo nyo sa ito. Christ alone.